Ayan guys, oh, tingnan nyo. Dumadami siya, oh. Alis na kami. Ayan ito. Yeah, super. We'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. Hello guys, good morning. So ngayon ipapa-check up ko si Chelsea kasi meron akong napansin sa kanyang tumutubo sa braso. Sa kamay. Sa dalawang side, sa may wrist. So, inisip ko na baka lang sa, syempre mainit ang panahon, ganun kasi siya. Pagka mainit, pag summer, tinutubuan ng mga butlig-butlig. Pero kasi na-observe ko, magto 2 weeks na, although natuyo naman, pero netong mga ilang kahapon or ng isang araw, nakita ko parang nadadagdagan. Kaya sabi ko, pa-check up ko na, sabi ko sa papa niya, ipapa-check up ko na kasi parang kumakalat. Pero hindi ko siya nakikita talaga nagkakamot, hindi ko alam kung ano yun. So ayoko naman din kasi basta magpahid or magpainom pag may nakikita akong ganyan sa anak ko. So inoobserbahan ko sila, pero hindi ako nagpapainom ng gamot. So yeah, iniwas ko lang siya sa malansa, then lagi ko lang hinuhugasan yung part na yun, nililinis, sinasabon, inaalkoholan. So para lang makisigurado ko, is ipapa-check up ko na siya. Diyan lang naman sa malapit sa amin. So, pedya niya talaga yon since nung baby pa lang siya. And then, naliligo yung dalawa. So, kung naririnig nyo, medyo maingay sila. So, pinapabayaan ko lang na maligo silang dalawa doon sabay. So, safe naman. Ano naman, maasahan naman si Ate Rian. So, hindi naman din, binibilinan ko lang na huwag na masyado maharot. Update ko kayo mamaya kung ano yon, kasi para sa mga nanay na nanonood sa akin ngayon. So baka mimiya may kapareho ako na ganun din na may tumubog sa balat ng anak nila. So at least, 'di ba? So papakita ko sa inyo mamaya. Hindi ko kasi naipakita kasi naliligo na sila. So sinamantala ko lang pausapin kayo kasi pag nakita na naman ni Chelsea na yung kaharap ko na naman kayo, eh aagawin niya na naman 'yan. So mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung tsura yung tumubo sa kanya. Yan guys, so tingnan nyo, dumadami siya. Dati hindi siya ganyan kadami. Mali, dito lang yan sa tuyo. Pero nung nakaroang araw, parang ano na siya, ito pang isa sa kabilang side. Ayan dito, oh, yan oh. Ang inaano ko pa, hindi nakikita, gawaliwanag sa labas eh. Nangingitim yan, ewan ko dahil nilalagyan ko siguro alcohol. Meron pa dito guys, ayan oh. Kaya dapat mapacheck up ko na yan. Ayan. Pag yan naaalis, alam nyo guys, dito yan na diretso at nenenok yung aking face. Ayan o, oh, kita nyo ebidensya. Siya na nakapudput niyan. Pati lipstick. Dito ka na kaya tumira. Pwede ba? Kapal yung mukha nito. Ayan o. Oh. Araw-araw yan. Ginagawa. Opo tayo. Sa pa-check up ko na si Chelsea at kaka-uwi lang namin. So, yun nga sabi ni doktora is meron daw siyang allergy. Pero yung allergy niya is hindi kagaya nung ibang, sa ibang bata na butlig lang siya. Kanya kasi butlig, sisimula sa butlig tapos lumalapad. Basta allergy lang siya, hindi daw maganda yung pagka-allergy niya. Kaya niresetahan siya ng sabon. So, binuksan ko na. Ang pangalan niya is glycerin. So, para baby bath soap. Para talaga to sa skin allergy. So, Profiderm. Ayan, ganito itsura niya guys. Clear lang siya. So, hatiin ko lang daw to sa maliliit kasi mabula na to. And then, niresetahan din siya ng isang gamot na cetirizine. Ayan, ganito lang yun. Itetake niya to ng 2 times a day in 5 days. So, sabi ko kung pwede yung ano, Cetaphil. Kasi, parang di ba para sa sensitive skin. Pero sabi ni doktora, hindi lahat ng Cetaphil is
pwede sa bata. So, depende sa skin type nga ng bata. So, kaya ito yung nireseta niya. And then, nagtry ako na maghanap nito sa labas. Wala. Kay doktora lang. Then, ito is 100 pesos. And then, yun nga. Maganda pa rin talaga na pag meron tayong nakikita sa ating mga anak na hindi maganda sa balat or mayroong tayong, alam nyo yun, sa health nila, is huwag tayong basta magpapainom or maglalagay ng kung ano-ano, magpapapahid. Obserbahan natin, pero wag muna tayong, kasi ako, inobserbahan ko nga muna, pero hindi ako, wala akong ipinahid or pinainom sa kanya. Yun nga, iniwas ko lang siya sa malansa. Kasi nga, mahirap kasi na baka mimiya yung palang na ipainom ko or naipahid ko sa kanya, eh hindi pala siya, sa kanya hiyang or baka mas lumala pa, diba? Mas maganda pa rin na ipa-check up natin yung ating anak kahit man lang sa center, pwede yun. So, eto kasi, kaya dito ko na siya kay doktora sa clinic na is dahil pwede niya talaga yun. So, yun lang guys, ang aking maishishare sa inyo kasi nga, na-ishare ko to sa inyo, go, na baka meron dyan mga mami na nanonood na may same na case kay Chelsea, no, at least, nabigyan ko kayo ng idea. And then, ano pa, so yun lang, magpapaalam na ako sa inyo, so, thank you sa lahat ng nanood. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, so please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button para naman notify kayo or updated kayo sa lahat ng video yung i-upload ko. So, yun lang guys and see you on my next vlog. Bye-bye! Bye-bye!